Mga kabasketball, pagkatapos ng tatlong preseason games, kamustahin natin ang Bronny James experiment ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, eto nga muna, pag-usap natin si Paul George at ang kanyang injury, gaano ba ito kalala? At itong si Yuki Kawamura, parang hindi bagong salta sa NBA, nagbigay pa nga ng mala assist of the year kanina. Maraming napanganga sa basketball world sa ginawang assist na ito ni Yuki Kawamura. Bagong salta pa lang to sa NBA, pero ilang assist na magaganda na ang ibinibigay nito. Kanina mga kabasketball, lamang ang Memphis Grizzlies 77-64 sa third quarter, nagpatagos ng pasa. Itong si Kawamura, papasok kay Jay Huff, tumagos. Hindi man lang nahuli nitong si James Wiseman para sa easy 2 points. At isa pang highlight pass ang binigay nito kay Zach Edey naman. No-look pass din para sa easy 2 points. Sa 25 minutes, tumapos si Yuki ng 10 points at 7 assists. At hindi magandang balita para sa Philadelphia 76ers na hyper-extend ang kaliwang tuhod ni Paul George. Pag tinignan sa slow-mo ay hindi magandang tignan, parang ang lala. Pero nakalakad naman siya pagkatapos ng laban at mukhang okay naman daw ito. Pero matatandaan mga kabasketball ang history ng mga injuries itong si Paul George na balian nito ng kanang binti at pagkatapos nagkaroon din siya ng hyper-extended right knee 2 years ago. Ngayon naman yung kaliwa. Dahil dyan magiging komplikado ang load management para sa 76ers dahil si Joel Embiid nga ay meron ding injuring inaalagaan. At kamusta naman ang Bronny James experiment ng Los Angeles Lakers? Hindi masyadong swabe ang transition ni Bronny papunta sa NBA. Ang performance niya sa Summer League kung saan nag-average siya ng 8.8 points at 35% shooting ay nagbigay na ng sinyalis kung ano magiging itsura ng kanyang NBA career, at least yung simula ng NBA career niya. Sa tatlong preseason games so far, 12 minutes ang kanyang nilalaro per game. Nag-average siya ng less than 1 point per contest. Ang kanyang shooting ay hindi rin maganda, 1 of 11 from the field. Para sa isang player na napakaraming media attention at expectations, ang mga numerong ito ay talagang maku-question kung handa na ba talaga siya sa NBA level. Marami naman ang hindi nagtataka dahil kung meron ngang mga rookies na magaling nung college ay nahihirapan pa rin pagdating sa NBA dahil nga yung pace mas mabilis at ang physicality sa NBA ay talagang ibang klase, another level. Ito pa kayang si Bronny James kung saan nag-average lamang ng 4 points sa kanyang college career. At ngayon pa lang, marami na rin ang nagsasabi na malayo pa ang landas na tatahakin ni Bronny James bago siya maging reliable contributor para sa Los Angeles Lakers.